Proyecto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Milo. Meron akong tatlong kwento tungkol sa epekto ng kalamansi pangontra sa mga aswang. Sana magustuhan nyo. Una, isa ito sa mga kwentong hindi ko makakalimutan na karanasan ng aking nakakatandang kapatid. Dekada 90 ito nangyari, early 90s. Mga taong hindi pa ako nagawa ng aking mga magulang. Sa madaling salita ay malaki ang agwat ng edad namin ng kuya ko. Unexpected baby kasi ako, Sir Seth. Hindi nila alam na makakabuo pa sila. Sinubukan lang tapos ayon, bali nabuo ako. Nakatira sila noon sa isang lugar sa Negros. Ang aking kuya Tony ay isa sa mga mensahero o delivery guys sa lugar namin. Hindi siya literal na nagtatrabaho sa post office pero tatlong beses siya sa isang linggo bumabiyahe. Sabit sa mga sasakyan at barko o bangka at nakakarating sa kabilang mga isla. Yung mga isla na ito, Guimaras, Iloilo at kung saan-saan pa. Bali yung mga may papabili, mga papadalang sulat o papasuyo para makarating sa kanila mga kaanak sa kabilang ibayo. Yun yung trabaho niya. Kilala si kuya kaya sa kanya pinapasuyo at syempre may bayad ito. Mga sinaunang lalamob o pasabay kumbaga. Isang araw umano noon, habang nasa Bacolod si kuya, may isang matanda na lumapit sa kanya. Meron itong daladalang papel na sa tingin ni kuya, sulat. Nagpakilala naman ito sa kanya at sinabi nga ng matanda na naghahanap siya ng pwedeng magdala ng sulat niya sa kanyang anak sa kabilang isla. Tinanong niya rin si kuya kung kailan niya ito muling makikita sa lugar na yon. Dahil hihintay niya ito kung sakali mang may reply o may sagot ang kanyang anak na tatlong buwan na umanong hindi umuwi. Nangako naman ang aking kuya na ipapadala niya ito. At siguro, nasa dalawang linggo siya bago ulit bumalik doon sa may isang bayan na yun sa Bacolod, kung nasaan ang matanda. Ayun na, lumayag na ang aking kuya. Madagdag ko lamang, sir, na sumasabay po si kuya sa mga kakilala niyang trabahador din na mga nag-aangkat. Tumutulong si kuya sa kanila pero at the same time ay bumabababa din sa mga lugar na pagdadalhan niya ng mga sulat o kahit anong ipapadala. At humahabol na lamang siya sa sasakyan kung minsan, hinahantay naman siya. Kumikita din siya doon kasi parang trabahador na extra din kumaga. Pati mga kasama niya sa pag-aangkat ay may kanya-kanya ding sideline o side hustle kung tawagin. Noong mga panahon na yon, hinuli ni kuya ang sulat na ibinigay ng matanda sa kadahilan ng unang-una, hindi ito sa bayan o sa mga barangay na dinadaanan sa bayan na ka-address. Hindi niya rin suki ang matanda at sa pagkakaalam niya sa address na yon, na nasa hiwalay na isla. Eh medyo luban ito. Hinuli niya yon. Bali nung pabalik na sila ng Negros ay nagpaiwan siya doon sa isla na yon. Hindi na rin siya inantay pa ng mga kasama kasi gagastos pa sila kung bababa silang lahat. Meron naman umanong sasakyan ng tricycle pero hanggang main road lamang yon. Ibinaba si kuya sa mismong labas ng baryo. At ang sabi pa ng tricycle driver, dumiretso umano siya sa unang pangalawang bahay pagkapasok niya sa baryo na yon. Kilala niya umano yung tao doon. Doon siya magtanong, wag sa iba. Agad naman itong sinunod ng kuya ko.
Tao po. Tao po. Tawag ni kuya na siyang rason kung bakit lumabas ang isang nasa 40 anyos na lalaki. Maamoy itong tingnan. Maayos naman siyang sinalubong ng lalaki kasama yung dalawa niyang mababait na aso. Maya-maya pa, lumabas ang isa pang lalaki na tingin ni kuya, kapatid nito. Nagtanong naman si kuya kung saan nga ba nakatira ang hinahanap niya sa sulat na yon. Tinuro naman ito ng lalaking nagngangalang Manny. Nagpasalamat si kuya at humayo na ito sa paglalakad. Tipikal ang mga bahay dito. Isang bahay, tapos dadaan ka sa kalsadang bakante ang lote at mapuno, tapos bahay ulit. Malalaman mo na lamang kung magkakamag-anak kapag magkakadikit ang tirahan. Binilang naman ni kuya ang mga kabayan at kung anong puno ang palatandaan na yon na ang bahay ng pagdadala niya ng sulat. Pagkatapos ay binigay na niya ang sulat na yon. Nagpasalamat ang lalaki. Nabigla siya at wala siyang maiaabot sa kanyang ina na nagpadala. Kaya ang sabi nito ay sabihin na lamang sa kanyang ina na pasensya na at bibisita siya sa unang linggo sa susunod na buwan. Bago umalis, nakiinom muna si kuya ng tubig noon. Ah, Toy, alam mo ba kung paano makakalabas dito sa amin? Tanong daw sa kanya ng lalaki na nanggangalang Ingo. Umuo naman si kuya. Dederechain ko lang naman yung daan, di ba nong? Wala naman akong nilikuan eh. Sagot ni kuya. Tumango naman yung lalaking ito. Pagkatapos ang sabi nito, dire-diretso lamang siya. Tatandaan niya umano na wala siyang dapat na likuan. Matapos noon ay umalis na si kuya. Nagmumuni-muni pa umano si kuya habang naglalakad dahil maganda ang tanawin. Hindi kagaya ng pwesto ng bahay nila sa Negros na may nakatayo na daw noon na isang pwestuhan ng mga sasakyan. Hanggang sa walang ano-ano, nakaamoy siya ng nilulutong pagkain. Napakabango umano yon, ayon kay kuya, na parabang pinaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain. Hinuhula-hulaan pa ni kuya kung ano kaya ang lutong yon. Kasi yung bango nito, may pagkaminudo, mitsyado, adobo, kaldereta. Na kahit anumang isiping ulam ng kuya ko, parang swak na swak yung amoy sa bango nito. Nung mapatanong na siya sa sarili niya kung saang bahay kaya yon, hindi naman siya nahirapang tanawin ang nag-iisang bahay na napapalibutan ng mga sari-saring puno na umuusok talagang halata mong may niluluto nun. Hindi din alam ni kuya kung bakit pero talagang napahinto siya noon, Sir Seth. Napatayo lamang siya sa tapat ng kubo na yon. At ayun na nga, lumabas sa pintuan ang dalawang matandang nangingiti-ngiti pa. Hindi sila tulad ng sa ibang kwento nyo na mahinahon tingnan. Sadyang kakaiba daw silang nakabukakang maglakad. Parang komang ubali ang mga payat na kamay. Puting-puti ang buhok at syempre, may pagka-morena ang kulay nila. Wala daw katinag-tinag si kuya. At ni hindi man lamang siya pumalag nang bigla siyang hinawakan ng dalawang babaeng matanda na yon. At hindi lang papasok sa bakuran ng mga ito hanggang sa tuluyan ng makapasok sa bahay. Namamanhid daw yung mga paa ni kuya noon na para siyang lasing at tila ba hindi siya makabitaw sa dalawang matanda na humihila sa kanya. Napaupo naman si kuya sa mesa nila noon. Pagkatapos noon ay hinanguan agad siya ng pagkain. Sobrang bilis umano ng pangyayari na yon, Sir Seth. Kasi hindi talaga alam ni kuya kung paano siya sumunod doon sa may loob.
Medyo nahimasmasan daw si kuya matapos siyang tapikin ng isa sa mga yon. Tapos ay hawak-hawak na niya ang kutsara. Unang tinikman ni kuya yung sabaw dahil may init-init pa yung nakikita niyang laman na kung hindi siya nagkakamali. Kaparehas ng karne ng baka. Tapos ay may malaking laki pang mga buto yon. Nakailang higop si kuya noon. Natanong niya pa kung wala itong bayad. Umiling naman ang dalawang matanda. Sisinglin daw siya kapag hindi niya naubos yon. Ayon kay kuya, yung sarap umano ng luto ay nanonood at lasang lasa niya pa rin habang ikinikwento niya yung karanasan niya na yon. Hindi ito mamantika sa pagkakaalala niya. Gustong-gusto niya umunong talagang tikman ang karne noon. Kasi habang kinakalis niya doon sa buto ay napakalambot. Ang hindi niya maintindihan kung bakit nauna pang lumamig ng konti yung sabaw nito. Inigop niya yung sabaw kasama ng kanin. Pero laking pasasalamat niya rin dahil bago pa man niya simulang kagatin ang parte ng putahe na yon, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na katok at kalabugan sa may pinto. Mula sa pagngiti ay biglang nag-iba naman ang mood ng dalawang matandang babae na yon, na para bang may umastorbo sa kanila at galit na galit ang mga ito na nagtanong. Sino ba yan? May bisita kami! Sinagot naman ito ng kumakatok. Yan bang bisita nyo? Binata na nagdala ng sulat dyan kina Ingo. Manang Stella? Tanong ng boses noon. Siguro, nabusesan ng mga matanda ang nagsasalita. Sumagot pa sila na, "Hindi! Hindi!" Pagkasabi daw noon ng matanda ay bigla na lamang may sumipa ng pintuan nila sa likuran. Nagulat sila nang pumasok doon ang kapatid ni Manny. Yung nakatira sa ikalawang bahay mula sa Bukana. Walang hiya talaga kayong magkapatid, no? Ang tatandaan nyo na. Kaya maraming natatakot sa lugar natin eh. Wala na daw nagawa ang dalawang matanda kundi magmura na lamang at dinuduro-duro ang kapatid ni Manny noon. Agad daw kinuha nito kay kuya ang kutsara. Tapos ay pinagbuksan si Manny sa may tapat na pintuan. Pagbukas nito, kasama nito si Ingo, yung anak ng matandang pinagdalhan ng sulat ni kuya. Hinatak nila si kuya patayo. Sigaw pa ng sigaw ang isang matanda na, "Pinakain lang namin. Kayo nga, hindi nyo pinakain eh. Dumaan na sa inyo. Halatang nagugutom na yung tao." Dito na umano itinutok ni Manny ang kamay niya sa pagkain ni Kuya Tony. Pagkatapos ay may piniga siya dito. Pagkapatak pa lamang ng katas ng kalamansi na yan. Yung usok at amoy ng pagkain ay bigla na lamang hindi naging kaaya-aya. Ayon pa kay kuya, ay hindi nga maabsorb ng ilong niya ang amoy na yon. Ibang-iba sa kaninang amoy habang kinakain niya ito. Hindi kalaunan ay bigla na lamang itong nagsimulang magbula at umapaw ang mamantikang kulay sa pagkain. At doon na rin unti-unting naramdaman ni kuya na yung mga nahigop niyang sabaw ay bigla na lamang nagsebo sa lalamunan at bibig niya. Dahilan para hindi na niya malunok ng diretso ang laway nito. At kahit pagawin ni kuya ay ayaw niya sa sobrang pandidiri noon. Nagwala noon si Manny sa loob. Tinapon niya lahat ng pagkain, pati na yung nasa kaldero na mainit-init pa. Inaawat naman siya ng kapatid niya. "Kadiri kayo magkapatid! Pati yung sarili niyong kamag-anak at mga asawa niyo, inulam niyo!"
sigaw ni Manny noon. Pag may nangyaring hindi maganda dito sa binatang to, babalikan ko kayo. Hindi pa tayo tapos ha. Hahanapin ko yung pinaglibingan nyo sa anak nyo. Tingnan natin kung buo pa yung katawan niya. Kakamatay lang, nawala na kaagad yung katawan. Marami pa sanang sasabihin si Manny noon pero pinigilan na ito ng kapatid niya at Ningo. Kinuha na lamang nila si Kuya. Habang naglalakad nga ang mga ito ay paulit-ulit na tinatanong ni Manny si Kuya kung kaya niya bang isuka yon. Pinipilit naman ito ni Kuya hanggang sa wala nang nagawa si Manny kundi suksukin ang daliri niya sa lalamunan ni Kuya Tony na siyang dahilan para talagang malabas niya ang lahat na yon. Ultimong yung tubig na ininom niya kina Ingo na ilabas niya umano. Sumama ang pakiramdam ni Kuya. Hindi niya alam kung dahil ba sa kinain niya o talagang diring-diri siya sa mga nakita sa nangyari sa pagkain na yon. Hindi na naiiba ang mga ganitong kwento at karanasan na naririnig ni Kuya na paikot-ikot lamang sa lugar ng Samar, Negros, Guimaras at Iloilo. Pero ang hindi niya akalain ay ang maranasan mismo ang bagay na yon. Dinala si Kuya sa bahay ni Manny noon at doon ay pinainom siya ng suka na maanghanga. Isang tungga lamang noon at pinainom ulit siya ng tubig hanggang sa magsuka ulit ito. Ang ipinagtataka ni Kuya, sabaw pa lamang naman ang natitikman niya doon sa bahay ng dalawang matanda na yon. Pagkatapos ay yung mga kinain niya naman noong mga nakaraang araw o bago pumunta doon sa isla, ay mga isda. Pero bakit ang kalat na nailabas niya? Daig niya pa ang kumain ng corned beef na may mga taba-taba noon. Si Ingo na ang nagsabi na siya na daw ang susundo sa manggagamot. Medyo okay-okay na si Kuya noon. At habang hinihintay nila ang manggagamot ay nagsimula ng magkwento si Manny. Humingi ito ng pasensya pero ayun nga, hindi naman talaga maiiwasan na sa isang baryo o lugar ay may mga kilalang aswang. Ang dalawang yon ay magkapatid. Dalawang matandang bagamat tahimik ay may tinatagong lihim. Kung mapapansin daw ni Kuya Tony, kapag papasok ka pa loob ng baryo nila hanggang sa dulo, hindi mo kaagad mapapansin na merong isang palikong kalsada na nakapagitan lamang sa mga puno at halaman at mayayabong na damo. Dahil na rin sa pagkakagawa ng maliit na daan na yon. Pero kapag pabalik ka na, ay kapansin-pansin na ito at ang mas malala pa, Sir Seth. Mas tuwid ang daan na yon. At dahil tuwid din ang dinaanan mo papasok ay iisipin mo na ito din ang tuwid na daan mo palabas. Kahit na ang totoo, kung ililihis mo lamang ng konti ang tingin mo sa kaliwang bahay nun, ay nandun ang tunay na kalsada. At dun nga sa paliko na yon, sa kaduluduluhan ay ang nag-iisang bahay ng magkapatid na ito. Kumpirmadong aswang ang mga ito. Literal na mga aswang na noong kapanahunan ay walang takot na ipakita ang kanilang pagkatao at kanyuan. Sila mismo ay pinakikitaan ng mga yan na lumilipad, nagpapalit anyo o kung ano pa. Pero tahimik lamang ang baryo pero iniiwasan pa rin kasi kung hindi nanlalason o namimigay ng sakit ang magkapatid sa mga dayo. Katulad ng paraan na ginawa nila kay Kuya. Hindi sila nanyayang gaw, Sir Seth. Pero papatayin umano talaga nila kapag nagkataon ng biktima para gawin nilang karne. Napatunayan na to dati pa. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit bumalik pa rin ang magkapatid yan sa lugar nila. Kasi
ang nangyari umano nun. Medyo bata-bata pa umano si Manny. Takang-taka sila kasi yung tatay ni Manny nun. Kumpare ng mga asawa ng dalawang matandang babae na yon. Nung isang araw lamang umano ay napakalakas pa. Tapos wala po talagang mga sakit yon, Sir Seth. Pero noong sumunod na araw ay bigla na lamang nakaratay sa sakit yung isa. Tapos makalipas naman ang ilang araw ay sumunod na sumama ang pakiramdam ng isa pa. Dinalaw nila ito. Namamanhid lamang umano ang mga kamay at paa nila. Pero sa tuwing nagluluto naman ng mga herbal o sopa sa mga asawa nga nila ay nagiging okay sila. Pero sa maiksing panahon lang. Kasi kapag bumabalik ang sakit nila ay parabang unti-unting lumalala. Paakyat ng paakyat ang manhid na nararamdaman nila. Hanggang sa ayon, nauna lang ng dalawang araw na namatay ang isa sa kumpare ng tatay ni Manny. At sumunod naman ang isa. Hinanap nila yung bangkay ng naunang namatay, Sir Seth. Pero ang sinabi ng magkapatid, kinuha daw ito ng pamilya at noong tinanong naman sila kung bakit wala sila doon, kung bakit hindi sila bumisita sa Lamay o Burol. Ayaw daw silang tanggapin ng kamag-anak. Doon pa lang, nagduda na yung ibang makakabarangay gawa ng wala namang nakakita sa dalawang babae na naglipat ng kung anong katawan papunta sa ibang isla. Dahil kailangan nilang tumaan ng dagat para lamang maipadala o madala ito sa pamilya ng asawa niya. Kaya may naglakas loob na pumalaot para puntahan ng kamag-anak ng unang namatay na yon. Ito naman ay saktong kakamatay lamang din ng asawa ng isa pa sa magkapatid na yon. Doon, napag-alaman ng pumalaot na wala sa kamag-anak ng lalaki ang bangkay. Yan naman napasugod ang mga kaanak nito at hindi nila alam na namatay na pala yon. Hinanap nila yon. May lakas pa ng loob na magtawag ng mga otoridad ang magkapatid na babae pero hindi nila magawang mapaliwanag kung nasaan ang katawan. Tinuturo din nila ang kaanak ng lalaki at pilit sinasabing nasa kanila yon. At sana ay galangin muna nila yung magkapatid gawa ng kakamatay lamang din ang asawa ng isa sa kanila. Natapos ang gulo noong araw na yon. Pero may nagmamanman na pala sa magkapatid na ito. Hanggang sa nagkagulo na naman ng isang gabi. Dahil huling-huli sa akto ang dalawang matanda. Sinilip sila ng isa sa mga nagmamanman at yung katawan umano ng huling namatay na lalaki ay binabali-bali nila at pilit pinagkakasya sa malaking tapayan o jarnon. Dahil sa kailangan pa ng mga tao na pumunta ng bayan para magtawag ng mga otoridad, sa hindi malamang dahilan ay nakatakas at nawala bigla ang magkapatid na yon. Naiwan ang nag-iisang anak ng isa sa kanila na noon ay bata pa at napag-alaman ng mga tao noon na saksi pala ito sa kababuyan ng magkapatid na aswang. Matapos ang imbestigasyon at maritrib ang balibaling bangkay na yon, ay may nahalukay pa sila na buto ng tao sa likod ng bahay. At ang bata, pinakuha doon sa kaanak ng tatay. Pero ayun nga, Sir Seth, makalipas ang mahigit 20 taon ay bumalik ang magkapatid na ito doon. Nagulat na lamang din sila sa pagsulpot ng mga ito. At ang ipinagtataka nila ay kung bakit kasama na ng isa yung anak niyang inabandona nila noon. Doon na rin ulit dumami ang mga kaso ng lasunan. Pero nangyayari naman ito sa ibang baryo kaya doon din nauso yung mga kalamansi, pampiga, bago kumain. May nangyari na rin daw ng katulad kay kuya ng mga dayo, lalo na kapag piyesta pero napipigilan ito ni Manny. At nito ngang nakaraang ilang araw bago dumayo si kuya doon.
nabalitaan nga nilang namatay ang anak ng isa sa magkapatid na ito. Kahit na wala itong sakit at malakas pa. At kung minalas-malas daw sir Seth ay baka niluto nila ito at natikman ni kuya yung sabaw nun. Iwa. Tinanong naman ni kuya kung bakit hindi nila isuplong sa otoridad. Sinubukan daw nila pero yung kaso ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Para bang wala sa record. Lalo na at nagbago na mga politiko at namamahala dun sa bayan na yon. Ayon sa manggagamot ay muntikan na daw maging biktima si kuya ng mga yon. Baka nangangati na naman sa pagtikim ng laman ng tao. Matapos mabigyan ng lunas ay may pinauwi lamang itong manggagamot kay kuya at sinabihan ito na pagkagising sa umaga at bago matulog. Uminom ng hilaw na itlog at kapag nakakaramdam ng pagsuka, isuka. At kapag sa isang linggo ay hindi na siya nagsuka ng kakaiba ay pwede na niyang tigilan yon. Bagay na ginawa naman ni kuya. Isang araw lamang daw siyang nagsuka ng maitim pagkatapos nun ay wala na. Hinatid nila si kuya sa pantalan. At talagang matapos noon ay hindi na tumanggap si kuya ng mga serbisyo doon sa isla na yon. Wala na rin siyang balita sa nangyari doon sa baryo o kung anong aksyon ang ginawa ng otoridad. Dahil ultimong ang matandang nagbigay sa kanya ng sulat para ipadala kay Ingo ay hindi na sumipot doon sa tinatambayan ni kuya. Pero magmula noon ay may daladala na sa bulsa si kuya ng kalamansi. Nagtanim din ito ng 30 puno ng kalamansi na palaging hitik sa bunga. Hanggang dito na lamang Sir Seth. At isa pa lamang yan sa 3 kwentong ibabahagi ko sa inyo.